Boy na kinakikiligan at sinusubaybayan ng netizens ang viral tindero ng palamig sa Cebu City. Ibang charm kasi ang meron talaga kay Baby Boy. Ang kaso sa likod ng happy smile ni Mark, nakatago ang malungkot na kwento ng kanyang buhay. Pero hindi siya papatinag sa pagsubok at tuloy lang ang pakilig ni Boy Palamig. Kanyang mga titig, nakakatunaw. Pati ang mga ngiti niya, instant pamatid daw ng uhaw. Oozing with sex appeal at charm, ang Bebe Boy na paboritong pusuan ng mga netizens ngayon. Dahil ang kanyang natural na good vibe na aura at kagwapuhan ang dahilan, bakit siya dinadayo ng karamihan? Kaya naman, ang paninda niyang palamig, tag-init man o tag-ulan yan, talagang pinipilahan at pinapakyaw. The best talaga tong avocado pag tinda ni Kuya Elmar. This is very my favorite. Perfect ngayong summer. Masarap nga, refreshing. Ang Joshua Garcia ng Cebu City ay ang isang tindero ng palamig. Si Elmar Lumanog. Agad kaming lumipad pa Visaya sa tulong ng ating trusted partner pagdating sa flight na suwabe at walang delays ang Air Asia. Okay, bilhin na po kayo dyan. Meron po tayong palamig. Malayo pa lang ay kitang-kitang angat na ang looks ni Palamig Boy. Aba, hindi nga fake news dahil pinipilahan ang kanyang pwesto. Higit daw kasi sa kanyang pisikal na itsura, humble at smiling face si Pogi. Ito ang dagdag na rason bakit siya binabalik-balikan ng kanyang mga customer na kalauna naging mga tagahanga na rin. At nandito tayo ngayon sa Colon Night Market sa Cebu na meron tayong iniimbestigahan, ha? Na isang cutie pie daw na nagbebenta ng palamig dito. Nahanap na namin. Ito ang tinatawag na cutie pie ng Colon. Si Elmar! Hello! Hello, Elmar! Ma'am. Kumusta? Ito na, si Elmar, yes, nagtitinda ng palamig. Oo nga naman, lalo kung malamig na malamig, ano? Yes, ma'am. Lalo ngayong summer. So, malakas ang benta ngayong summer. Ang init ngayon dito, di ba? Oo, napakalakas ng benta namin, ma'am. So, itong pagiging tindero mo, minana mo na pala sa mga magulang mo? Yes po, ma'am. Kahit sa mga, ano namin, sa lulo at lula namin, namana din namin at saka kay mama. Sa bawat salok at halo ng binata sa tinda niyang palamig, alay niya ang kakarampot na kita para sa kanyang pamilya. Mula kasi pagkabata, mulat na sa ganitong klase ng kabuhayan si Elmar. Pagtitinda ang naging paraan ng kanyang ina para matustusan ang pangangailangan nilang magkakapatid. Paano mo naramdaman na hirap na talaga ang pamilya? Kasi yung nakita kong mama ko, mamis, ano, parang yung pawis niya, parang grabe, dahil sa init. So, ayun, parang sabi ko sa sarili ko, balang araw, ma, kagalingan ko, ma. Itong paninda natin, ma, lalago to, ma. Basta manalig lang tayo sa Panginoon. Tapos, nang dahil dito, ma'am, dito kami nabubuhay lahat simula bata pa kami, ma'am. Ito na po yung paninda namin, ma. Itong kaisa-isa na brand? Yes po, ma'am, ito. Talaga ba? Yes, grabe yung wow, sacrifice ng mama ko dito, ba? Ma'am. Napaaral mo silang lahat? Yes po, ma'am. Lumipat po kami galing Negros kasi mahirap po doon, ma'am. Kasi sa probinsya, mahirap kumita ng pera. Inagaw ng responsibilidad sa pamilya ang kabataan ni Elmar. Siya na kasi ang nagsilbing padre de pamilya. Isang taon pa lang siya noon nang bawian ng buhay ang kanyang ama dahil sa sakit sa bato. Mula nang magkaisip si Elmar ay katuwang na siya ng kanyang ina sa paghahanap buhay. Elementarya pa lang, natuto na siyang magtanim ng palay sa bukid kapalit ang napakaliit na sahod. At pagkatapos sa bukid, 30 minutos naman na aakyat sa bundok ang batang Elmar para mag-igib lang ng tubig na maiinom at magagamit pampaligo sa kanilang bahay sa baba.
minsan pa'y tinatanggap na rin niya ang pag-igib sa ibang tao para lang may ekstrang kita. Pag-uwi naman sa bahay, abay-abala na siya sa paghahanda ng mga ititindang ice candy sa eskwelahan. Ito ang buhay noon ng batang si Elmar, pagod at puno ng kahirapan. Hindi ako makauwi noon, ma'am, pag hindi ko maubos yung ice candy na 100 piraso po, ma'am. Yun ang turo mo sa kanya, Nay. Yes po. Kailangan magtinda siya. Ice candy po kayo dyan! Ang kitang 2 piso kada ice candy sa maghapong paglalako ang nagsisilbing pambaon niya at kanyang mga kapatid sa eskwelahan. Hindi man niya naranasan ang marangyang pamumuhay, hindi ito naging dahilan para isuko ang kanyang pangarap at pag-aaral. Hindi po, bil na po kayo. Sipag at tiyaga. Hanggang siya ay mag-high school, sipag at tiyaga ang araw-araw na mantra ni Elmar. Laban lang palagi. Sa probinsya kasi magbibilad lang kami ng palay at saka umakyat kami ng bundok para may makain ang pamilya ko. Matustusan sila ng araw-araw na pagkain. Ganun lang. Nahirap lang kami. Nakita ko si Elmar na nagsisikap siya sa pag-aaral. Pagdating sa kolehiyo, panibagong pagsubok ang hinarap ni Elmar. Para matupad ang pangarap na maging isang pulis, kinailangan niya ulit magbanat ng buto para matustusan ang kursong pinili niya, ang criminology. Ano ka nga ba napunta sa pagpupulis? Ano? Wala tindero, naging pulis. Kasi ano, may... Siguro nadukutan ka na. Hindi din, ma'am. Parang simula bata pa ako, ma'am. Gusto ko na talagang mapapulis, ma'am. Kasi yan yung sabi ng lolo ko, ma'am. Tulad ng mga paninda ni Elmar ay punong-puno ng sahog at flavor ang kanyang naging buhay habang lumalaki dito sa Cebu. Kaya naman sintamis ng kanyang mga panindang palamig ang mga pangarap ni Elmar na makaahon sa buhay at iangat ang kabuhayan ng kanyang pamilya. Hindi lang siya basta-basta tindero ng palamig, may ibang paraan pa siyang naisip at pinasok para kumita ng pera. Lahat gagawin ko, ma'am, para sa pangarap at para hindi na din magutom yung pamilya ko. Wholesome pa rin ba ang pinasok niyang sideline na kuha? Naintriga kayo, no? Ang kasagutan niyan, malalaman na sa pagbabalik ng true story na ito sa Rated Corina. The Pampakit, 3 products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. Kata ni Boy Palamig sa kanyang probinsya sa Cebu, ang dahilan kung bakit araw-araw sold out ang kanyang mga paninda. Pinapakilig kasi niya ang kanyang mga sugi, hindi lang sa tamis ng kanyang mga palamig, kundi pati sa angking talent at kabutihan ng ugali. Wala daw itong gayuma, ha? Likas din kasing maparaan sa buhay si Elmar. Kaya ginamit niya rin puhunan ng kanyang irresistible looks para pasukin ang mundo ng social media. Opo, wholesome pa rin ang pinasok na sideline ni Elmar. Wala kasi siyang balak patusin ng mga alok na hindi pasado sa kanyang prinsipyo. Walang halong kasinungalingan at totoong personalidad lang daw ang kanyang ipinapakita at binebentang content sa TikTok para siya'y magustuhan at makilala ng publiko. Buti na lang, nagkaroon ng TikTok, nagkaroon ng social media, natulungan ka talaga, ano? Sobrang laki nga ng tulong ng social media sa akin, ma'am. Kasi alam mo, ma'am, hindi ako makapag-aral ngayon pag wala yung social media. Kasi dyan ako kumukuha ng pang-tuition ko, ma'am. No wonder kinagiliwan sa TikTok ang kagwapuhan ni Elmar. Sa katunayan, 1.2 million followers na ang meron siya na nakatutok sa kanyang mga hataw at pasabog. Patok sa views ang pagpapacute niya habang nagtitinda. Bet na bet din ang netizens ang kanyang mga non-stop paggiling. Ang bagong mundo sa social media ang naging daan at nagbukas ng maraming oportunidad para kay Elmar. Tuloy-tuloy na ito, palagay mo. Ay, balang araw, kailangan pag mayaman ka na, bilan mo na siya ng totoong tindahan. Oo, ma'am. Yan yung pangarap ko, ma'am, na itong tindahan na to hindi lang basta-bastang tindahan to, ma'am. Alam kong lalago pa to, ma'am. Tutulungan ko si mama hanggang sa makakaya ko, ma'am, hanggang sa maginhawa na yung buhay namin. Wow, wow, wow.
Ngayong certified TikTok star na siya, kahit papaano ay nadadagdagan na ang kanyang kinikita. Nakakapag-ipon na rin siya at may kasiguraduhan nang makakatapos ng kolehiyo. Ang kanyang kinikita online at pagtitinda, gagamitin daw niya para ibili ng bagong bahay ang kanyang nanay at mga kapatid. Malayo pa, pero malayo na ang kanyang narating. Ito na ngayon ang bagong Elmar, puno ng saya at positive vibes. At sa pag-abot ng kanyang mga pangarap, ang kanyang nanay ang number one fan niya. Ba't malungkot ang beshi ko? Halo-halo man ang problemang kinakaharap. Simple lang naman ang sangka para umangat ang estado sa buhay. Huwag huminto, di baling mapagod. Basta diretso lang sa pagsalok ng tiyaga, pag-asa at determinasyon. Tulad ni Elmar, na sinasayawan at ngingitian lang ang pait ng mga pagsubok niya. Dahil alam niya hindi maglalaon, mapapawi din ang uhaw niya sa pinapangarap at malalasap din ang kaginhawaan na kanyang inaasam-asam. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.